Samantala, higit 1,000 residente naman mula sa Marikina at Quezon City ang hinataran ng ayuda kamakailan ang tanggapan ni Senator Bongo kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. Sa AIDA distribution, nagpaalala rin ang senador na magpabakuna na ang mga hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19. Narito ang report. Pagbibenta online ng mga nilulutong pagkain ang tumulong kay Sofia at sa kanyang pamilya noong kasagsagan ng pandemya matapos mawalan ng trabaho ang kanyang ama. Ang ginagawa ko po ay nagbebenta, nagluluto po ng mga leche flan, ganun, mango graham sa online para po may benta po sa isang araw. Pero kahit lumuluwag na ang galaw sa Metro Manila, hindi pa rin itinigil ni Christine ang pagsa-sideline para may extra income. Tutulungan na po yung mag-asawa, nagtatrabaho po siya. Minsan po, nag-aano rin po ako, nagtitinda pag wala pong trabaho, na-stop yung trabaho ko. Ano na lang, tinda, sideline, ganun. Kasama sina Sofia at Christine sa higit 1,200 na mga napabilang sa mahihirap na komunidad sa Quezon City at Marikina na binigyan ng tulong ng tanggapan ni Senador Go. Tuloy-tuloy din ang panawagan ng senador na pagpapabakuna. Nasa datos naman po, pag kayo po'y bakunado, mas protektado po kayo sa pagkasakit ng COVID-19 o ito pong grabing pagkasakit ng COVID-19 at maiwasan po ang pagkamatay pag kayo po ay protektado. Bukod sa mga pagkain at mask, may ilan pang sapatos, bike at computer tablet ang pinamigay ng tanggapan ni Go. Ang Department of Social Welfare and Development naman ay may pinansyal na tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Kagawaran. Papasalamat po ako dahil marami po silang naitulong sa atin. Dahil nung binaha din po kami kay Senator Bongo, andyan po, pinapagbigay po talaga ng financial assistance. Kaya nagpapasalamat din po kami na mabilis po silang tulong. Para po kay Senator Bongo, ipagpatuloy niyo lang po yung magandang hangarin niyo sa ating bayan, sa ating bansa. Upang sa ganun po, marami po kayong matulungan na kagaya namin na mga mahihirap at may mga matitinding mga pangangailangan. Paalala naman ni Go sa kanila, mayroong 31 malasakit center sa buong Metro Manila na handang umalalay kapag kailangan nila ng medical assistance mula sa pamahalaan. Sir Bo, maraming salamat po kasi naisip niyo po yung ganito, yung mga tao po sa barangay po namin. Sobrang laking tulong po nito para po sa aming pamilya, lalo na po ngayong pandemic. At salamat po talaga. Kailangan lang po ang kooperasyon, kailangan din po ang disiplina ng bawat isa. Salamat po sa inyong pakikisa.